May tao bang nagpaparamdam sa'yo pero nakikita mo na parang may something sa kanya na posibleng hindi mo magustuhan? Gusto mo bang malaman kung totoong gusto ka niya o baka pinaglalaruan ka lang? Pinipiyes ang sagot mo kapatid, saktong-sakto tong video na to sa'yo. Dahil ang pag-uusapan natin today ay yung pitong senyales na mapapansin mo kapag yung taong napili mo eh hindi ka talaga niya gusto. At pinamanipula ka lang at pinapaikot ka lang niya sa mga kamay niya. Kung interesado ka malaman kung ano yung pitong bagay na to, para kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gadio Pimo at gumagawa ako ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at maibigay natin yung best self natin, syempre, sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. At ang unang-unang senyales kapatid na yung taong napili mo eh sa labas ng pagkatao niya, pinapakita niya na gusto ka niya pero hindi ka naman niya talaga gusto. Ang unang senyales ay kapag hindi siya actively cooperating sa relasyon. Palagi ba siyang nagkukulang sa'yo? Yung tipong gusto mo siyang makasama, makabanding sa ganitong oras, ganitong panahon, pero merong importanteng gagawin, lagi siyang merong palaging rason na hindi makasipot, hindi makapunta, hindi makipagkita sa'yo. Yung pakiramdam mo, inactive siya na tao sa relasyon niyo. Passive lang siya at neutral kumbaga. If ganyan yung nararamdaman mo sa taong napili mo kapatid, na hindi siya naglalabas o nagbibigay ng effort para may paramdam sa'yo na mahalaga ka, then kapatid, isang malaking senyales lang yan na hindi ka talaga gusto ng taong yan. At siguro kaya kanya pinili ngayon, kaya niya napiling i-accept yung relationship niyo, eh dahil nabubuyo siya ng mga tao sa paligid niya o may iba siyang motibo na hindi mo magugustuhan. Kaya kung ramdam mo kapatid na masyado siyang neutral sa relasyon niyo, na ikaw lang yung nagbibigay lagi ng effort, pagod, panahon sa pagsasama niyo para mag-work, di ba? Then baka kailangan mo mag-step back kapatid at tignan kung worthy ba tong lalaking to sa buhay mo. Okay? Proceed tayo sa ikalawa, which is kapag masyado siyang distracted. O ito na, sinasamahan ka nga niya pero sa nakafocus yung attention niya sa iba-ibang mga bagay, sa cellphone, sa online, di ba? Kasama ka niya, katabi ka niya, pero anong ginagawa niya? Imbis na mag-holding hands kayo, cellphone ang hawak niya. Imbis na mag-banding kayo, mag-cuddle kayo, games yung hawak niya. Kinakausap mo siya, hindi siya sumasagot kasi nakafocus siya masyado sa bagay na ginagawa niya na hindi man nakakatulong sa relasyon niya. Kapag ganyan yung pinaparamdam sa'yo ng taong napili mo, kapatid, malamang sa malamang, hindi yan seryoso sa'yo. At hindi ka talaga niya gusto. Bakit? Kasi di ba, kapag kagusto ka ng isang tao, handa siyang ilaan yung oras niya, ikutin yung mundo niya para sa'yo. Now, kung kabaliktaran yung nararamdaman mo, baka nga, di ba, baka nga, mali yung iniisip mo na totoo yung nararamdaman niya sa'yo. Bagkus, unti-unti niya nang pinaparamdam na hindi ka na mahalaga para sa kanya. Okay? Kasi tayo sa ikatlo, which is kapag ikaw yung lagi niyang sinasabi na mali, kapag pinaparamdam niya sa'yo na ikaw palagi yung mali, even alam naman yung dalawa na siya yung may mali, tinuturo niya sa'yo lahat, pinipinpoint niya sa'yo lahat, lalong-lalo na kapag nag-aaway kayo, then kapatid, hindi ka mahalaga para sa'yo. Hindi ka niya talaga gusto. Kasi as much as possible, kung totoong mahal ka niya, kapatid, never niyang gagawin yung bagay na makakasakit sa'yo. Never niyang ipaparamdam sa'yo na ikaw yung kailangan mag-adjust sa relasyon niyo at siya yung kailangan masunod sa relasyon. Now, kung ganito yung pinaparamdam sa iyo ng taong mahal mo, kahit pa sobrang mahal mo yan kapatid, eventually mapapagod ka. Eventually makikita mo yung sarili mo na parang kawawa. At sa mga panahon na makikita mo na yung kapatid, baka huli na yung lahat. Baka naibigay mo na ng buong buo yung sarili mo at wala nang natira sa iyo. At bago pa tayo umabot doon sa sitwasyon na yun kapatid, bago mo pa makita yung sarili mo na parang wala nang kakayanan o helpless na helpless ka na, you need to step back kapatid. Tingnan yung sarili mo, i-assess kung worthy ba siyang ipaglaban o ipagpatuloy pa yung pagsasama niyong dalawa. Okay? Proceed tayo sa ika-apat, which is masyado siyang focus sa sarili niya. Masyado siyang believe sa sarili niya. Kapag ang lalaki ay ganyan na minamata-mata ka niya dahil alam niya na mas nakakaangat siya sa'yo. Pinaparamdam niya sa'yo na ako yung alpha.
ako yung dapat nasusunod, ako yung dapat yung bossing dito sa relasyon natin na to. At wala kang bosses pagdating sa relasyon yung dalawa. Then kapatid, at posibleng kinakasama ka lang niya dahil nakikita niya na madali kang imanipula, madali kang kontrolin, kumbaga. And sobrang nakakasakit yun at nakakadurog yun ang pagkatangin. Kung ahayaan mong magpatuloy ka sa ganitong uri ng relasyon. Pero it's up to you pa rin yan kapatid, kung gagawa ka ng paraan para maging maayos yung pagkatao mo at syempre maging maayos din yung relasyon nyo, o hahayaan mo na lang na maging ganyan yung pagtingin niya sa'yo. It's up to you yan kapatid. Okay, proceed tayo sa ikalima, which is kapag kapabago-bago yung pinaparamdam niya sa'yo. Yung tipong ngayong araw eh, switch siya sa'yo, tapos kinabukasan, sobrang wala siyang pakialam sa'yo. Yung ikaw mismo nakikita mo na mahalaga ka lang para sa kanya kapag ka may kailangan siya sa'yo o may gusto siyang mangyari, di ba? Kapag ganyan yung pinaparamdam niya sa'yo, ibig sabihin ng kapatid niya na hindi siya seryoso sa'yo. Hindi ka mahalaga para sa kanya. Dahil, again, nakikita at nararamdaman mo nang minamanipula ka niya. At ikaw, alam mo na rin kung ano yung ginagawa niya para makuha niya yung mga bagay na gusto niya. Kaya naman, kung ganyan yung taong pinili mo, kapatid, mag-isip-isip ka na, kapatid. Dahil kung ipagpapatuloy mo yung pakikisama sa ganyang uri ng pagkatao ng taong napili mo, then baka ikaw yung magsisi sa bandang huli. Magsisi sa panahon na hindi mo na kayang makabawi pa sa pagkukulang mo sa sarili mo, pagkukulang mo sa mga taong mahalaga para sa'yo. Dahil masyado mo tinuon yung panahon at oras mo sa taong hindi ka naman talaga gusto. And ayokong mangyari yun sa'yo, kaya nga nag-heads up tayo ngayon. Gumawa ako ng video ngayon para sa'yo, para mamulat yung isipan at mata mo na hindi ka talaga niya gusto, pero nagbubulag-bulagan ka lang dahil akala mo hindi ka na makakahanap ng mas higit pa sa kanya. Well, hate to break it up to you kapatid, but surely na makakahanap ka ng much better if you just choose yourself. Okay? Proceed tayo sa ika-anim, which is ramdam mo at nakikita mo na walang progress yung relasyon mo. Hindi po, ang tagal-tagal nyo nang magka-date pero wala siyang planong pumasok sa relasyon. Tagal nyo nang nasa loob ng relasyon pero wala pa rin siyang ginagawang moves para mag-step up yung pagsasama niyo. Lalong-lalo na kung nakikita mo na okay naman yung trabaho niya, malaki naman yung kinikita niya, maayos naman yung relasyon yung dalawa, masusustain naman niya yung mga pangangailangan niyo sa bahay, di ba? Tapos, hindi pa rin siya nag-iisip na baka kailangan niyo ng ikasal, baka kailangan niyo ng itali yung sarili niya sa isa't isa at maging masaya ng mahabang panahon ng magkasama. Kung yung taong napili mo, eh, nakikita mo na masyadong stagnant, kapatid. Baka hindi ka talaga niya gusto. Baka hindi talaga siya seryoso sa'yo. Kasi, sa totoo lang, kapag nakita mo yung taong gusto mong makasama sa mahabang panahon, ora mismo eh, kung kaya mo siyang pakasalan, pakakasalan mo yan. Ayaw mo nang makawala yan sa'yo, di ba? Kaya hanggat maaari, gagawin mo lahat para hindi siya mawala sa'yo. Now, kung hindi ganito yung pinaparamdam sa'yo ng taong pinili, baka nga naman, hindi ikaw yung para sa kanya. Hindi ikaw yung nakikita niya na makakasama ng mahabang panahon at hindi siya seryoso sa relasyon. Okay, proceed tayo sa ikapito. Last but not least, kapatid, ikapitong bagay o ikapitong senyales na mapapansin mo kapag ang isang lalaki ay hindi talaga seryoso sa iyo at hindi ka talaga mahalaga para sa kanya, ay kapag ramdam mo via your intuition na hindi siya interesado sa iyo. Di ba may magic kayo mga kababaihan na kapag may kutob kayong nararamdaman dito sa tao na to, na may something po, eh meron talaga yan usually. Kasi that's your defense mechanism na hindi ka na masaktan. Pero since nalalaman nyo yung totoo, kapag nararamdaman nyo yung kutob na to, nasasaktan lang ulit kayo, di ba? Nasasaktan pa rin, di ba? Pero isang magandang traits to na mga kababaihan na nadedetect kagad nila na may something dito sa taong to. Hindi pong nararamdaman mo na, uy, parang hindi interesado tong taong to sa relasyon na binubuo namin. Baka hindi niya ako gustong makasama sa mahabang panahon. Baka ako lang yung nag-iisip na gusto kong tumanda kasama siya. Kapag ramdam mo yan kapatid dahil pinaparamdam niya naman talaga sa'yo, then kapatid, posibleng hindi ka talaga niya gusto. Pero again kapatid, it's up to you dahil ikaw yung magde-desisyon sa sarili mong buhay.
kung mananatili ka ba sa relasyon na ganito yung pinaparamdam sa'yo ng taong mahal mo, yung inactive siya sa relasyon yun, no? Masyado siyang distracted sa mga bagay-bagay na pinagkakabisibisihan niya. Ikaw yung pinagsasala niya sa mga bagay na hindi naman ikaw yung may mali. Masyadong mataas yung tingin niya sa sarili niya. Pabago-bago yung pinaparamdam niya sa'yo. Wala pa rin improvement yung relasyon niyo. Ibig sabihin lang yan, kapatid, hindi siya interesado na makasama sa mahabang panahon. Again, kapatid, ikaw yung author ng buhay mo. You write your own story. You write your future, kapatid. Kaya make sure na yung pipiliin mong desisyon ay makakatulong talaga sa'yo na maging better sa inaharap. So, hope nakatulong tong video na to para mamulat yung isipan nyo sa mga bagay na shinare ko dito. And if nakatulong nga naman, please help me share this to your loved ones, tapos hindi natin matulungan ng video na to. Para nakatulong na kayo sa kanila, nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuport at lagi nakatune in sa bawat video na in-upload ko, maraming salamat po sa palagi niyong panonood at pag-support. So, ay na mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. And I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi, kapatid. May God bless you.